Muli na namang iginiit nito pong si Boy Finger. E. Teddy Boy Locsin Jr. Yung pong mga kaibigan, claim daw ng Pilipinas sa Sabah. Dito mapapansin na ninyo mga kaibigan, iba na agenda na itong mga ito, talagang ano ho. Todo na ang kanilang pakikipagkasunduhan sa China o pangungunyapit sa bansang China. O ano kaugnayan ito? Ang malaking kaugnayan po niyan, diversionary po yan. Para mapag-usapan natin yung Sabah at hindi po yung China. Hindi naman yan ang peligro eh. Ang peligro ngayon, ito pong China. Yan pong West Philippine Sea sa South China Sea. Na ngayon po, nandyan ang mga barkong pandigma ng Amerika ng ilang mga kaalyadong bansa. Sipin mo, itong Pilipinas, paano ba napunta sa atin itong Pilipinas? Paano ba tayo lumaya sa mga Kastila? Binayaran po ito ng Amerika, no ho? Sa ilalim ng isang kasunduan, binili ng Amerika ang Pilipinas. Mula sa pananako po ng Espanya, may bayad po yun. Tapos gusto ho ni Locsin, itong mga attack dove ng administrasyon. Ilihis ang ating atensyon papunta sa Sabah. Pagka lahat ho ng problema, sinabay-sabay natin pag-usapan, saan tayo dadalhin nito pong mga isyong ito? Ang pinaka-importante po ngayon, gaya ng ipinananawagan natin, magkaisa ang mga Pilipino, kalimutan ng politika, kung ikaw man ay maka Marcos, maka Aquino, pare-pareho po tayong nanakawan ng bansa. Pare-pareho po tayong babagsak sa pagkaalipin. Pagka po yung ating mga paniwala sa politika na hanggang ngayon ayaw nating kumawala, kung ganun din lang, di bumalik ulit tayo sa panahon ni Bonifacio at ni Aguinaldo. Ngayon, ito sabi naman ni Locsin, ito raw pong Sabah, mga kaibigan. Ha? Ito na, mukhang lumalaki na, lalo pang pinalaki ni Locsin, kasi hindi ba ipatatawag ng sa Lunes, ipatatawag ng Foreign Ministry ng ano, ng Indonesia o ng Malaysia yung pong ambassador natin doon para pagpaliwanagin siya kung bakit sinabi ni Locsin yun, ha? Ipaliwanag niya, di ba? Kasi ang pagkakaalam natin, walang claim. Wala nang claim yan. Ang hirap dito kasi kay Locsin, dumadaldal. Kaya nga, ang ano natin eh, ang pananaw natin dito, ginagamit lang nila ito eh. Ha? Kasi yung Malaysia, anti-China yan eh. Mga kaibigan eh. Galit sa China yan eh. O, kaya, piniperwisyo nila. Kasi, kabilang yung mga, yung Malaysia, sa mga nagigiit sa karapatan ng Pilipinas. Ha? Laban sa China. O, kaya, at the same time, maidadivert nila. Maililihis nila palayo sa lumalagong bilang ng mamamayan na nakakahalata na, ha, na itong Pilipinas talagang lubusan ng ikinumpormiso sa mga inchik, ha, sa China nitong kasalukuyang administrasyon. Kanina nga meron akong naipost na pinadalang litrato sa atin na merong mga caption. Hindi natin alam kung siguro ito yung tinutukoy nung una na kaya
kakasuhan nito ni Ramon ang itong si Ruben Lista sapagkat ang gustong paboran nitong si Ruben Lista yung dami ng China dito sa Pilipinas na crony ni Presidente Duterte na si Dennis Uy, ha, yung Phoenix Petroleum. At ito pala ang binigyan ng karapatan ng Pilipinas para sa oil exploration. O nasan ba yung mga ano, yung mga ating pong mga oil? Eh nandiyan dyan sa West Philippine Sea, mga kaibigan. So tinatakban na nila to sapagkat marami na ang mamamayan na namumulat, ha, dito po sa ika nga ay pananakop sa atin ng China. At yung mga pinapatupad ngayon ng mga patakaran sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ay halatang halata mo na eh. Ha? Tumutugma lahat, mga kaibigan, sa pagsakop at pananakop ng China dito sa Pilipinas. Oh, hindi ba? Yung mga yung mga malulupit na batas na ipinapasa, ha, ng kasalukuyang administrasyon laban sa sarili niyang mamamayang Pilipino, eh nakakatulad na ng mga patakaran na ipinatutupad, mga batas na ipinatutupad sa Hong Kong. Mga kaibigan, nakikita na natin itong ano, itong Saba, ang paniwala natin, kaya ito iginigiit ng walang pakundangan nito pong si Boy Finger, ha, na si Teddy Boy Loxin, eh para ma-distract tayo, ha, dito sa mga issue laban sa China. Mga kaibigan, talagang gagamitin tayong mga Pilipino, ha, nitong kasalukuyang administrasyon para tayo pasunurin sa China. Eh makikita ninyo, talagang China na ang nagpapatakbo dito. Siyempre, yung China, hindi sila direktang makabanat sa Malaysia. Ang ginagamit ho, tayo, mga kaibigan. Tiyak na yung ginagawa ni Loxin na yan ay idinikta, ha, ng bansang China sa kasalukuyang administrasyon. Oh, ginagawa niya kasi hindi usual yan, ha. Hindi pangkaraniwan yan. Katarantaduan niyang ginagawa ni Teddy Boy Loxin, mga kaibigan. Sapagkat siya ang foreign secretary. Eh, alam naman natin lahat, hindi naman kayo tanga eh. Na dyan eh, top level ang usapan dyan. Lalo na pagdating sa mga sensitibong issue, hindi yan tinutumbok na katulad nito ng sinasabi o statement nitong si Boy Finger, mga kaibigan. Ha? Hindi katulad na hindi ganyan magsalita kahit na simulan ninyo yung mga lahat ng naunang cabinet member dito kay Loxin at saka kay Cayetano. Ito lang, dalawang ito ang sumira, mga kaibigan, sa diplomacy, sa diplomatic protocol ng Pilipinas. Oh, merong uniform na sinusunod na kwanu yan, diplomacy. Alam naman niyo yung diplomacy, kung ako tatanungin ninyo, yan yung highest form ng ika nga po eh, highest form ng asal ng tao kung paano ka dapat makitungo ng mahinahon, ha, at disente sa ibang bansa.
Kaya tinawag yan na diplomatic, mga kaibigan. Oh, hindi ho dinadaan sa media yan. Eh ito, in public eh, mga kaibigan eh. Kaya makikita ninyo, ito'y ano eh, ginagamit ng China para laban sa Malaysia itong mga nakaupo sa gobyerno. At the same time, madadivert kung pangkaraniwang ka lang na mamamayan, hindi mo maintindihan yun. Hindi ba? O, bigyan, di ba ito pa nung simula pa lang na pinagmumumura ni Presidente Duterte ang mga bansang hindi naman nating kaaway, kakampi natin, kaibigan natin. Talagang ano eh, pinakikita nila sa China na kami para sa China, ikinukumit nila ang taong bayan sa China. Kaya ito ang, kaya natin ito sinasabi, at kayo ay hinihimo ko, ang ating mga kababayan na naaabot ng ating palatuntunan. Ang ibig sabihin o natin, dapat tayong mga mamamayan ay gumawa ng paninindigan na tayo ay hindi papayag, ha? Na ang ating bansa ay ikumpormiso sa China. Hindi tayo papayag sa ginagawang paglapastangan ng bansang China sa ating soberenya. Ano magiging para saan yun? Yung sinasabi nating dapat tayong manindigan para sa ating bansa, sa soberenya ng ating bansa, upang maipahatid natin ang isang malakas na mensahe, hindi lamang sa China, kung hindi pati na sa mga bansang kaalyado natin na hindi naman natin kaaway, sa mga bansa na ngayon ay nagpapakita ng kanilang pagsuporta para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Ipakita natin na hindi ho nagre-reflect sa ating mga mamamayan, sa ating mga Pilipino, kung ano man ang ginagawa ng gobyerno. Hindi tayo sang-ayon. Kasi pagka may gobyerno ka, iisipin ng mga bansa, sinasang-ayunan mo lahat ng gagawin nila. Wala lang tayong magawa. Hindi po pwede. Wala lang tayong magawa. Pero alam natin na ang mga mamamayang Pilipino, pag naintindihan nila, ito nangyayaring ito, eh, hindi sila papayag. Di ba? Eh, siyempre parang apoy nakakalat yan. Yung liwanag na yan, mga kaibigan, eh parang apoy nakakalat yan sa mga mamamayan. Kinakailangan nating manindigan sapagkat iyan lang ang paraan upang makarating ang mensahe natin sa mga bansa na nagmamalasakit para sa ating kapakanan. Kailangan maiparating natin sa kanila ang mensahe na hindi tayo sang-ayon sa kung anuman ang ginagawa ng mga nasa administrasyon, ha? Pabor sa kapakanan ng China. Lalo na sa mga ganitong pambabastos sa mga bansa katulad ng Malaysia. Binabastos nila. Ipakita natin sa pamamagitan ng ating pagtutol sa ginagawa nilang pagkumpormiso sa atin sa China. Kapag ka nagawa natin yan, maipaparating natin sa bansang katulad ng Malaysia na wala kaming kinalaman sa ginagawa niya mga yan na pambabastos sa inyo. Kasi pambabastos yan eh.
Ha? Isipin mo, out of the blue, out of nowhere, e babanggitin mo na ang Malaysia, ang Sabah ay bahagi ng Pilipinas? Ha? Hindi pa na-resolve yung issue na yan at yan ay kinakailangang hindi kinakailangang isa publiko, mga kaibigan, sapagkat makakasakit yan sa mga taga-Malaysia. Nababawasan tayo ng pinanghihina nila ang puwersa ng mga bansang nagagalit sa China sa ginagawa sa atin ng China. Gusto nilang pahinain ang puwersang yan, mga kaibigan. Oh, sa pamamagitan ng lasunin ang isip natin, i-divert ang ating atensyon patungo sa issue ng Sabah na hindi naman yan ang panganib ngayon kung hindi ang issue sa pananakop ng China sa ating bansa. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL, puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam niyo, wala tayong leader. Walang mangunang leader para sa laban sa China. Hindi natin alam sino kinatatakutan nila, mga kaibigan. E bansa natin itong nanganganib, mga kaibigan, eh kung mga tunay na leader yan, ang mga birada nila eh, kay Duque, alam niyo ang problema natin sa lahat, suma total ng problema ng Pilipinas ngayon, rule of law at yung propriety, mga kaibigan. Lahat ho, yung propriety, siran-sira eh. Di ho ba, mga kaibigan? Siran-sira ang propriety, lalo na ang rule of law. Lahat ng maling nangyayari, lahat po yan eh, ang bagsak niyan, rule of law eh. Yun ang wala na tayo. Wala ng rule of law. Kung ano yung gustong maging batas, yun na lang ang nasusunod. Yung interpretasyon nila sa batas ang gusto nilang masunod, hindi yung dapat na maging pangunawa sa batas. Yun ang nangyayari. Eh, tayo ho eh, we are on our own, sabi nga, ha, natin. Sapagkat una, inamin na ho eh, na inutil sa China. Sapagkat dun, makikita na ninyo. Sabi nga eh, reading between the lines. At inuulit natin, dapat nating maipakita sa mga bansa, hindi lang sa China, kung hindi pati sa mga bansang nagmamalasakit sa ating soberenya, sa ating interes, mga kaibigan, eh dapat din nating iparating sa kanila ang maliwanag na mensahe na kung anuman ang mga pakana ng China sa pamamagitan ng mga taksil, yung mga traidor sa bansa, sa ating saligang batas, na mga nasa pamahalaan, mga kaibigan, eh hindi yun ang kagustuhan ng mga mamamayan. Ha? Dapat nating ipakita at iparating na maliwanag ang mensahe, ha, sa mga kaalyado man o hindi nating kaalyadong bansa, kung ano man ang mga hakbang na ginagawa ngayon pabor sa interes ng China ng ating nasa pamahalaan, eh hindi yun ang
ang kagustuhan ng mamamayan. Dapat maging maliwanag yun. Sapagkat, katulad niyan, sinisira na nila ang relasyon ng bansa natin sa ibang bansa. Katulad yun sa Malaysia, na yung usapin na ginagamit ni Luxin, yun mga kaibigan, ay dikta yun ng bansang China para sirain ang relasyon natin sa kanila. Siyempre, ang Malaysia ay kasama sa mga bansa na sumusuporta sa ating kasarinlan. Kumikilala sa desisyon pabor sa ating kasarinlan, mga kaibigan. Oh, di ho ba? At ang Malaysia, meron ding mga teritoryo yan na inaangkin. Dito ho eh, hindi, eh yan ang paraan nila. Sabi ko nga sa inyo, yan din yung paraan ginagamit sa ating mga Pilipino. Divide and rule. Divide and conquer, mga kaibigan. Kaya tayo, hinahati tayo palagi. At palagi gustong may pag-uusapan na maghahati sa ating bansa. Katulad yung issue ng Malaysia. Kaya tayo, pagka tayo po ay nagpatangay diyan sa mga issue na yan, ang tangi lamang natin gagawin ay yung nga pong sinasabi natin, dapat na makarating ang mensahe na yan na hindi nagre-reflect ang ginagawa ng gobyerno, ha, sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Oh, hindi yun tumutugma sa kagustuhan ng mga Pilipino. Ha? Paano makakarating yung mensahe na yun? Kailangan nating magsalita, manindigan. Ang problema natin, wala tayong leader. Kaya, tayo lang mismo ang pwedeng makagawa niyan. Ha? Mas marami tayo, naniniwala ako. Kukonti na lang yung mga ugok. Ha? Yung mga Duterte nings, kukonti lang yan eh. Times 200 ang isa niyan eh. Pag nakakita kayo ng 200 na comments galing sa kanila, isang tao lang yun. Yun ang katumbas nun. Kasi dun sila binabayaran. Bawat isa kailangan hindi bababa sa 200 ang account na ginagamit sa FB para sila bayaran. O, paano silang babayaran kung di sila 200? Eh bueno, eh birthday ngayon ng ating katropa si Ella Samson Albiar, oh. At ang ating mga katropa sa ngalan ng Tropang Lapid Fire ay binabati natin ang ating kaibigan, ang ating katropa si Ella Samson Albiar sa kanyang kaarawan. At birthday din pala ngayon ni Connie Manuel ng Tondo, Manila, at si Lucy Alvarez. Di ba ito'y kaklase ni... Kaklase ba ni Sincha ito o ni Eyang? Ha? Kaklase ni Sincha yan, si Lucy. Kilala ko yan eh. Taga-Tondo rin yan eh. Oh, ng mga bata eh, garal yan. Kilala ko yan. Birthday ni... Ano ha? Ito, pagbati natin kay... Ella Samson Albiar na ating katropa, kay Connie Manuel at Lucy Alvarez ng Tondo. At dahil birthday nila, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Abutin mo pa sana ang marami.
kalokohan. Ang ating mga katropa, siyempre sina Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam, Joel Diaz, Buenos Diaz ng Italy, at si Carolina Luge, si Jorge Beichong, siyempre ng Tokyo, Japan, si Andres Bonifacio, ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, Susana De Los Santos, Rosita DC, Carol Torres Brihinyo, Carmela Torres Balcos, si Charlie Fry na ating kaibigan, mahusay na singer, songwriter, si Jundi Valencia, singer, actor, at makata din po yan, si si Jundi, ano ha? Si Ka Maita Basilio ay binabati natin. Ang daming na-stress yata, ha? Sapagkat nagka-problema yung ano, yung Facebook. Daming na-stress eh. Si ano ho, Cyril Belen, Norberto Trias, binabati natin. Si Rudy Santos, ha? Kaibigan natin, original member po ng bandang Horoscope na nasa California. Roberto Villarosa from General Trias. Rolando Cruz o De La Cruz. Watching from Abu Dhabi. Odinalor Cruz De La Torab. Ayan. Si Junski Walter Monje Cabs, Vic Benipayo Borgaño, and Andy Bicaldo Apan, Gerard Bugarin, Neil Young, si Germaine Isidro Aguila, sina Cecilia Saldi, May Marlon Jan, Jaja Maricel, Maricar ng Santa Maria Bulacan, nanonood sila lahat. Gina Gina, nating kaibigan, katropa ng Maynila, ano? Cesario Domingo. At binabati din natin, birthday din pala ngayon ni Noel Borja. At ng pamangkin ni Ginong Cesario Domingo na si Ina Reyes Jugilon. Ayan, ha? Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. At para po sa tinawag na gago akin ni Presidente Duterte, iwanan, binabati natin ng magandang yumagap!